October, November, December, January, March, April, May, June. Ganito yan, sir. Na-CTs ka na siya. Ano po yung lumabas? Tingnan ko. Hemorrhagic. Hemorrhagic na siya. Nagdugo. Kumutok. Ah! Kaya nga, ang ibig sabihin kasi ng hemorrhage o internal hemorrhage, pagdurugo sa loob, may hemorrhagic. Ngayon po, pag pumutok yan, masakit man tanggapin. Masakit man tanggapin, pero yan ay permanent na po. Kahit biyakin yan, permanent na po yan. Yun po talaga nga. Para lang ang magiging ano na lang dyan sa mga therapy. Kasi baka maloko pa kayo eh. Nagte-therapy na ako. Kaya nga. Ano naman, hindi ako makakalakad doon eh. Ang ma-re-recover lang yun dyan, yan, ganyan, pero yung kamay. Mawawala yung sakit, makakalakad kayo ng mga ano, kahit pa kayo pag-gayawang-gayawang, yan na po yan, pero yung ganyan, permanent na po yan. Yung balikat niya, yung paitaas lang niya, kasi gawa Ito, hindi ko talaga dati nagagalaw ito, pero ngayon yung nagagalaw ko na, pero hindi ko lang maitaas na maigi. Ganito parang... Kasi nga po, ano nga po yan, yung nerve dyan na patay na rito. Acute intracranial hemorrhage. Okay. Pero araw yung pinapanood yung blood mo. Saan siya? Sa M, acute nga siya eh. Intraparenchymal hemorrhage, right basal ganglia, with parahematomal edema, mass effect, and suffocation. Yun niya, dito sa right, kaliwa ang banat niyan. Cross kasi yan. Cross. Ngayon, ganito ang mangyayari niya, sir. Yung, di ba, nag-under therapy ngayon lang. Ganito kasi yan, sa 6 months, malalaman nyo na agad kung makaka-recovery kayo. Hindi ako madaling makarecover, yung 6 months. Yan po. Pero pag lumagpas na kayo dyan, ano na po yan? Yan, katulad yan. Talagang ganyan na po yan. Yan, yung mga paglakad nyo, maaaring mabago pa. Kasi, pag bago pa talaga kayo, lupay-pay talaga kayo. Lupay-pay at pag-gastro. Wala talaga yan. Parang, pero habang tumatagal, usayan nakaka-recover. Pero sa tulong ng mga therapies, kasi hindi kayo nakakapag-stretching, doon po mapasok yung mga therapies. Kahit papano, move, yan. Tapos yun nga, dito, lumapit kayo sa akin, i-apply yung ano ko. Pero tinatapat ko na kayo na hindi na po yan marirecover. Yung pag-angat doon, hindi rin po siya mapiperfect kasi... Hindi ba process yung ganito? Hindi, nagaganyan po talaga yan. Ang stroke? Hindi, yung frozen shoulder, iba po yan sa stroke. Iba, magkaiba yung ano nila, magkaiba yung... Yan kasi hindi yan bursitis, hindi yan siya. Dahil may naanong ng nerve. Kasi connected yan dito, pag ano. Connected yan, nakcross nga lang. Yun nga, pagka ano, titesting natin kung mayaangat pa natin. Pero sir, mas maganda nga yun. Sabihin ko na sa inyo ng ano, hindi yan, baka hindi ma-perfect yan. Hindi na nare-recover yan. 6 months talaga yung duration yan. Doon mo malalaman kung recover, kung makakaano ka talaga. Yung iba naman, na-open yung ganyan. Yung mga mild stroke. Pero yung paa, gumaganon pa rin. Tumitigas-tigas. Hindi na kasi napi-perfect talaga pag na-damage ka talaga. Sige sir, upo ko rito sir. Pero ang mahalaga niyan, hindi ka naglalaway ngayon. Nakakaintindi ka. Ayan, hindi pa tinapiktuhan ang ano ko, salita ko. Kaya nga eh, maganda. Kahit pa paano, ito, talagang ano ito eh. Pero may time na malambot. Pag nakatulog kayo, pag nakalagkad yung ano mo, alam mo kasi, sa isip, sa utak po yung ano natin eh. Kumbaga, pag siya'y natutulog. Pagka active ang brain natin, lalaban yan. Pero pag hindi active yung brain natin, hayaan natin. Pag tulog ka, malambot yung mga parts. Oo, alam mo dyan. Alam niya, nakikita niya. Pag tulog siya, nakikita. Kasi nga ito, brain damage. Okay.
saan po kayo? Teresa. Teresa? Biyahe pa kami. Relax na. Tapos yung daw likod nila. Ayan, ang matutulong ko dyan. Spinal cord raw niya eh. Maano yan? Balak to draw itong Ma-re-reset yan. Ma-re-reset yan. Kasi bago ko na stroke noon, nahulog ako ng siguro 1.8 ito, plus nahulog ako sa crane. Nag-nag ka ba? Kaya ngayon, na-apekto yung spine mo. Kasi baka. O dati na may apekto yung spine mo, mas maganda kasi baka mamaya na-fracture pa yung likod mo eh. Bago lang yun, ano yung na-stroke siya. Bago lang, nakita lang ng therapist niya nung iba. Hindi, namasad siya yung katawan niya nung therapist. Hindi, ang ibig ko sabihin, kailan ka nahulog? Matagal na yun eh. Mga? Siguro mga 5 buwan bago ako na-stroke. 5 buwan bago ako na-stroke. Pero nakakatayo ko pa nun. Oo. Okay, good. Hindi, mas maganda malaman ko kasi. Delikado rin yun, lalo sa spine. Kunyari, na natulak yung isang muna dyan. Tapos, naibalik na dahil sa, kumbaga, sa kakilos. May tutulak ko na naman. Pero, wala naman, hindi. Bumagsak ako, patagil eh. Kaya napa-x-ray mo yung walaan eh. Yun. Yan, patagin yun. Sige, umunong pa rin. Last ka naman eh. Natuktungan ko sa ano? Sa may simento. Nalaman nyo ito rito. Vlog mo, araw-araw nung sa YouTube yan. Walang ginawa ko mag-YouTube. Kaya sabi ng anak niya natarap. Pag-YouTube na mo pinapanood. Napakit. Unang sense ko nga, ikala ko sa Pangasinan yung address mo. Hindi ako yun. Hindi ako pala. Pumunta rin kami dyan. Ay, Tarlac lang pala kami. Nagpangasinan ako pero hindi ako nag-expedition doon. Pakabila ka. Pakabila. Pakabila ang tapa mo. Sige, tanda lang. Yan. Lalo yung kumay ko na yung ipin. Yan. Sige, labas mo yung kamay mo. Ako nang bala, sasaluhin kita. Alas mo yung kamay niya rin. Yan. Ben, ito ko. Yan, okay na? Alamputin natin yung proxen. Abangan nyo lang mga kahit mga 1 week. Itong proxen. Pero ito, hindi to ordinary yung proxen kasi bunga to ng ano eh. Stroke niya. Mm-hmm. Lagi siya nakatagilid ng walang pakiramdam. ICU, 14 days ICU. Lagi nakatagilid. Pag ginawa yung pakiramdam niya pag nakatagilid. Gusto niyo patiinan. Oh, Roy. Okay ka na dyan. Sir. Yung mga sobrang aalat? Hindi na ako magpapagis. Tsaka yan, mahilig sa pares mo. Driver kasi yan. Pag ano, mga ready to eat na yung unakain mo. Ito na pagbiyahe. Hindi na kayo babalik sa mga adobo. Tandaan nyo yung... Bawal sa si adobo. Ay, maalat na adobo eh. Tatabang ako. Pwede. Oo, pwede. Tatabang ako na yung mga tigpla. O, na rin yun. Halos pagkatapos yung maligo lang. Yun ang tulong mo sa kanya. Hilot, ganyan. Huwag mong dinan, ganyan medium lang. Kasi hindi naman nakakatulong yung kailangan lang ma-relax siya. Bumili kayo ng pau, ganyan lang. Kailangan. Kasi ito lang gigigil siya. Saan gigigil? Kahit saan meron yan. Kahit saan meron yan. Kasi yan, palagi nang gigigil kahit umahakbang na siya. Kaya yung muscle, yung penetration muscle niya. Versado. Kaya, ay, magmamassage pala kita, hindi kailangan diinanan eh. Ganyan lang o. Kasi therapy niya, diin na diin. Pinipiga pa nga yung laman niya sa hita. O, oh, kita mo, ano nangyari? Masakit lang. Kaya pagkatapos, ayaw na niya kasi nalalamog daw siya. Oo, oh, yun lang. Ganyan ang tingnan mo. Kahit tumagal kayo, pero nadidiinan siya, pero hindi siya umaaray. Eh siya, kita mo, sasabihin niya, nalalamog siya. Paano hindi ka malalamog? Eh, dinuro-duro mo yung muscle. Tandaan nyo, medium lang palagi. Medium lang. Na ano naman yun? Nahihilot naman eh. Hindi mo kailangan durugin eh. Pinipiga yung pag... Nakalahot po yung therapy
Yankee punctured pa siya. Okay yun. Eh, yun talagang standard procedure. Nasa yung pagpigas. Doon nyo, sabihin mo sa kanya, medium lang. Medium lang. Sabi ko dun sa, twice a week na lang siya eh. Pero may hindi gawa na sabi ko. Medium lang. Kailangan mental ang favor. Ang sarap sa katawan niya. Sir, tihaya ka, sir. Pag ganito ang tihaya. Yan. Yan, pag ganito. Yung. Okay ka lang? Okay lang. Bawas kayo sa mga, yung mga dati mong paborito, sir. Soft drinks, hindi ba kaya bawal? Pwede naman, pero hindi na siya. Oo, tikim-tikim lang. Once a week, Canton, hindi rin. Maalat yan. Malakas makapag-cancer ang Canton, tandaan nyo. Tandaan mo, sir. Pagkain ang nagpaano sa atin. Hindi yung mga, katulad niyan, siyempre driver tayo, hindi na nakakapag-ano si sir. Yung nakakapag-basketball or nakakapag-pawis. Sampa na lang sa truck. Ang pawis nito, pawis yung init ng ano, truck. Ganun lang, pero yung normal na ehersisyo wala na. Kaya yung mga cholesterol natin nakabara dyan. Yun yung magpapautok ng mga ugat natin sa utak. Okay, inhale. Exhale. Sa dami ng ano natin, sa dami na inakain nating mamantika, yun yung cholesterol. Bumara. Yeah, siyempre, pag bumara, hahanap ng way yun para makalusot. Hindi makalusot. Eh, nakaka-hype. Kumbaga, biglang pasok ng high blood mo, yung sa pump ng puso. Ngayon sa utak. Lupay-pay. Pagkagising mo, pumatos, wala na, magulat ka, ayaw na nito. Kasi kulang na. Naglalakad pa ako noon. Naglalakad ka pa nung nagali ka? Oo. Si Bidyang mo isa amin, nalalasing-lasing na. Parang suray-suray na ako noon. Parang lasing. Kasi nga, hilong-hilo ka na eh. Pinipilit mo makatayo. Pero ang dapat pinakaginawa mo ron, kumain ka ng sili. Bawang ang pinakain sa akin. Pwede ba bawang? Bawang. Hindi, para lang magkaroon ng bagong reaction yung katawan mo. Sili. Oo, oh, magkakaroon ng ibang ano yun. Magkakaroon ng ibang reaction yung katawan mo. Oo. Oh, sili. Tapos, ipalaman mo sa saging para hindi sobrang ahang. Kasi grabe naman, makakapaso din yung direct ng sili. Palalo kung hindi ka naman talaga sanay sa sili. Ilagay nyo sa saging. Yan ang bili ng doktor. Manood kayo sa ano. Yung mga vlogger na doktor, ito kay Doktor Ong, tsaka kay, sino nga tayo isa? Si, ano? Si, Doktor Si. Doktor Si, Atoy Arboleda, si Doktor... Ayun, Doktor Arboleda. Doktor Gary Si. Ayun, si Emergency. Okay. Yan, marami tayong mga ano, mga doktor na vlogger, dyan si, kayo manood. Si, ano, yung chief mechanic namin yung nag-recommenda sa iyo sa akin. Ito kasi, siyempre malaking bagay rin yung naaalay yung katawan nyo, nagtutulog ka dyan, namamassage kayo, iba kumpara sa mga ano, siyempre, sawa na kayo sa therapy ng ano eh, ito naman ibang pakiramdam naman to, iba naman to. Napanood ko yung, ano, ginamot mong tiga Batangas, yung matanda, may frozen shoulder sa kanan, yung mga taas niya eh. Kay Jose. Pupunta ko sa bahay ni Jose. Asawa pala ni Jose iyo. Kala ko kapatid. Minasan siya roon. Yung siya. Nag-home service. Nag-home service ka. Si ano yan? Si Margin. Ah. Yan. Tapos, ang exercise mo yan, sir. Ano ito? Yan. Sige. Adjust na naman. Tetens ka kasi. Kula raw inaarap dapat itong kan, itong malaki. Mm-hmm. Bago itong maliliit. Yan. Sige. Nakahiga siya, alam mo? Nakamuka. Sige. Sige. 1, 2, 3. Yan. Ganyan sa umaga. Tapos bilad ka sa araw. Sa umaga, ha? Sir, ha? Kasi kailangan yung mga kolesterol natin makatunaw. Papawis lang naman sagot yan. Kaya naman ang pamo, di ba? Kaya mo. Dalawang buwan, nakatayo na siya. Pagkadalawang buwan, wala siyang tungkod. Kaya nga, ano kasi yan? Within 6 months kailangan, malaman na natin kung ano yung recovery mo. Kung yun na, lumampas ka ng 6 months, wala permanent yun. Yun lang yun. Kaya sa tulong pa ng therapy, tulong din ng therapy, kasi nabibilat na kayo, nakahiga pa kayo, minamassage na kayo,
tininat-inat pa kayo. Pero ito, siguro mga in a few weeks, maano to, angat-angat mo lang tapos i-massage-massage. Na ano na eh, pumunog eh. Pumasok na yan dyan, siyempre. Ganon din naman ang treatment ko sa frozen shoulder eh. Magkaiba nga lang, kasi ito hindi mo matawag ng frozen shoulder talaga. Kasi, yung tracing niya, pag may naputol talaga, eh ganyan talaga mangyari. Lost control. Okay, bye. Ingat kayo ha. Salamat. Thank you.